Ngayong araw nga mga mami, samahan niyo ako magluto ulit ng aking pa-order na maha. At gaya nga ng dati mga mami, pinagsama-sama ko na sa isang malaking kawali ko yung gata, condensed iba, cream corn at pagkatapos tsaka ako siya hinalo-halo. Nung nahalo ko na nga maigi mga mami, dun ko naman na binuksan yung induction cooker ko. At nung nakabukas na nga yung aking induction cooker mga mami, itong at wala na akong tigil kakahalo para hindi mamuo or masunog yung pinakailalim niya. At nung medyo kumulukulo na nga mga mami, itong at inilagay ko naman na yung isang malaking lata ng mais o wool corn. Nung unang beses nga ako nag-upload nito mga mamis na meron din akong pa-order at first time pa-order ko, meron nga nag-comment dito mga mamis na sabi ay tinipid daw sa mais itong maha ko. Hindi ko nga alam mga mamis kung saan ang gagaling yung sinasabi niyang yon dahil kitang-kita nyo naman mga mamis ay overload na overload talaga to sa mais. Sa tuwing nagluluto talaga ako ng maha mga mamis ay hindi ko tinitipid yan sa ingredients. Di bali nang maliit nga yung tubo ko mga mamis, mahalaga ay binabalik-balikan ako ng aking customer. Gaya na lang netong niluluto ko na to mga mamis ay repeat order to nung dati ko ng customer. At sa lahat talaga ng binibenta ko online ay lagi talagang nakasuporta yun at lagi talagang bibili yun ng paulit-ulit. Kahit nga sobrang mahal na ng mga ingredients sa paggawa ng maha mga mamis ay hindi talaga ako nagtataas ng presyo. Minsan talaga mga mamis kung sino pa yung hindi mga bumibili or umu-order sa'yo, yun pa talaga yung mga mareklamo sa presyo. Sa gata pa nga lang mga mamis ay halagang 100 pesos na agad yung nagagastos ko. At sa mais naman mga mamis, dalawang klase yung nilalagay ko. Yung isa ay cream corn, yung isa ay wool corn nga. At pagkatapos ang presyo niya ay 45 pesos isa at yung pinakamalaking lata yung nilalagay ko dyan. Sa condensed naman mga mamis ay 50 pesos agad, pagkatapos sa ibap naman ay 31 pesos. Hindi pa nga kasama dyan yung keso, yung bilao, yung foil, yung cling wrap at saka yung kuryente o kaya yung gasol kapag kailan naman yung gagamitin. At syempre nandun na din yung pagod mga mamis kapag nagluto ka ng maha. Alam naman natin na hindi biro ang pagluluto ng maha dahil kailangan talaga ay brasuhan ang labanan dito. Naalala ko nga meron din akong pinapanood na nagbablog, nagkapa-order din ng mga bilao gaya ng maha, carbonara, pancetta at nababash din siya mga mamis kasi ang konti-konti lang daw or wala daw kasahog-sahog pero ang mahal ng benta niya. At yung mga nagbabash sa kanya mga mamis ay hindi rin naman talaga umu-order sa kanya. Anyways mga mamis, mabalik na nga tayo dito sa niluluto kong maha. Eto nga't natapos na ako maluto at pagkatapos, sinransfer ko na agad siya dito sa lagayan habang mainit pa nga. Dapat talaga mga mami sa isang malaking bilao to, kaya lang nung pagpunta namin ni Daddy sa palengke ay nagkaubusan talaga ng malalaking bilao. Kaya naman ang ginawa ko na lang mga mami sa bumili na nga lang ako ng gantong lagayan na merong takip. Maliit na nga yung tubo ko dito sa maha mga mami, mas lalo pang lumiit kasi nga mas napamahal ako sa lagayan. Pero okay lang naman yun sa akin mga mami, mahalaga ay magawa ko tong maha. At sa tuwing nagluluto talaga ako ng maha mga mamis, tinatanong ko talaga yung customer kung anong eksaktong oras niya kailangan yung maha. Para alam ko kung anong oras ako magluluto kasi mga mamis hindi talaga ako gumagawa ng mas maaga. Ang gusto ko kasi na i-deliver ko sa kanila ng medyo mainit pa. Eto nga't nung medyo lumamig-lamig na at nababasan na yung init ng maha, nilagyan ko na siya ng keso. At pagdating naman sa keso mga mamis, halos wala nang natitira sa isang buo dahil gusto ko talaga ay overload na overload din talaga sa keso. Bali natapos ko na nga siyang lagyan ng keso mga mamis, eto nga tinakpan ko na siya para ma-deliver na namin ni Daddy. Dadalhin din kasi talaga to sa opisina o sa trabaho nung nag-order kaya naman nung mga oras na to ay hindi talaga kami pwedeng malate sa pag-deliver neto. At sa mga gusto nga mag-order sa akin, kung malapit lang naman kayo sa akin mga mamshi ay pwedeng-pwede nyo akong i-message.